Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Sir Chodoro Alonso, kay Sir JB Boss at 7, at ngayon na rin kay Sir Belo Joko, kay Sir Ronald Verbosidad at kay Sir Edmond Global Shopnet. At nais ko na rin ipromote ang Pinoy Viral Sports Membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin at once na nagpa-member kayo, ay automatic kayo sa mga benefits at kayo na rin priority kayo sa mga shoutout. At pag-usapan na nga natin ang Gilas Pilipinas, particular na dito kay Justin Brownlee. Alam naman nating lahat na magbubukas na ang PBA All Filipino Cup at hindi nga pwedeng maglaro si Noy P dahil sa Governors at gayon na rin sa Commissioners Cup lamang siya makakapaglaro. Kaya naman ayon niya sa mga report, habang nagsisimula na ang All Filipino Cup ng PBA, ito nga si Justin Brownlee ay minabuti na lamang na maglaro muna sa ibang liga. At aprobado naman niya ni Coach Tim Cohn. Maraming ang offer itong si Justin Brownlee, kagaya na lamang sa Japan, Korea, Taiwan at gayon na rin sa Europe. Ngunit ayon niya sa mga report ay mukhang nagkakasundo ang kampo ni Justin Brownlee at gayon na rin ang isang kupunan sa Japan B League. At ayon niya sa report na aking nabasa, ang Shinsu Brave Warriors nga daw ng Japan B League ang nakikipag-usap dito kay Justin Brownlee upang kunin siya bilang American import. Ang kontrata nga dito ni Justin Brownlee ay hindi naman long term dahil kahit na maglalaro si Justin Brownlee sa ibang liga ay nakakontrata pa rin siya sa PBA at kayo na rin sa SBP, kaya naman pansamantala lang. Kumbaga sideline lamang ang gagawin ni Justin Brownlee na paglalaro sa ibang liga dahil matagal-tagal pa nga ang second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at kayo na rin ang Olympic qualifiers, kaya naman kailangan talaga magpagpag ng kalawang ni Justin Brownlee, kaya naman aprobado yan kay Coach Tim Cohn na maglaro muna siya sa ibang liga. Samantalang si Coach Tim Cohn naman ay pinaghahandaan na ang mga posibleng tune-up game ng Gilas Pilipinas bago nga sila sumabak sa Olympic qualifiers sa July. Ayon nga sa mga report ay interesado nga daw ang mga European teams na makatune-up ang Gilas Pilipinas, kaya naman itong si Coach Tim Cohn ay meron niyang matinding plano upang sumabay ang Gilas Pilipinas sa bilis at laki ng mga European teams na posibleng makatune-up ng Gilas Pilipinas. At ayon nga sa mga report ay mukhang gagamit ng height advantage itong si Coach Tim Cohn. Ayon kasi sa report ay pagsasabay-sabayan ni Coach Tim Cohn si Kai Soto, AJ Edu at gayon na rin itong si Junmar Pajardo para nga ito sa Olympic qualifiers at gayon na rin sa mga tune-up games. Ang gusto kasing mangyari ni Coach Tim Cohn, halimbawa na lamang itong si AJ Edu na alam naman nating center ng Gilas Pilipinas, ay pwede rin pala ito sa power forward position dahil ito nga si AJ Edu ay napaka-versatile, kumbaga may tira sa labas, malakas sa ilalim at napakaliksi. Pwede nga itong isabay kay Kai Soto at gayon na rin kay Junmar Pajardo pagdating sa loob. At isa nga ito sa magbibigay ng height para sa Gilas Pilipinas once na makatapat natin ang mga Europeans. At isa pa nga dyan ang ating pambato, ang ating center na si Kai Soto. Ito talaga ay legit na center at hindi nga pwedeng mag-iba ng posisyon itong si Kai Soto dahil ang kanyang pangangatawa na 7-footer ay pang center lamang at ipinakita naman niya ang kanyang galing sa center position nung nakaharap natin ang Hong Kong at gayon na rin ang Chinese Taipei kung saan dinomina ni Kai Soto ang ilalim at wala ngang makapigil sa kanya at napakaganda ng laro ni Kai Soto. Samantalang si Abay Junmar Pajardo, bukod sa pagiging center, sa tingin ko kaya din ni Abay na tumambay sa power forward position dahil meron nga ang fade away itong si Abay at gayon na rin meron din siyang tira sa labas. Tumitira na nga sa labas si Abay, kaya naman siguro ay pwede siyang magpalit ng pwesto, pwede siyang mag 4 at pwede rin siyang mag 5 at pwede siyang itapat o isabay kay AJ Edu at gayon na rin kay Kai Soto para lalong lumaki ang lineup ng Gilas Pilipinas. Ngunit ang pangunahin talagang inaasahan ni Coach Tim Cohn sa Gilas Pilipinas sa Olympic qualifiers, ang Gilas Pilipinas future na sila AJ Edu, Kai Soto, Kevin Kimbao, Dwight Ramos at Carl Tamayo. Expected na nga na ang mga batang Gilas players na ito ang siyang mag-step up kapag nakaharap na ang mga Europeans. At sa ibang balita naman, dumako naman tayo sa PBA. Ayon na rin mismo kay Commissioner Willie Marcial, ang mangyayari ngang PBA All-Star sa Bacolod ay wala ngang slam dunk competition na magaganap. Ayon kasi kay Commissioner Willie Marcial ay puro injured naman daw yung mga players na maglalaro sa slam dunk competition, kaya naman hindi niya na sinama sa PBA All-Star ang slam dunk competition. At pakinggan pa natin ang kanyang paliwanag. Kasi sa slam dunk natin, pala injured.
replacement ko tayo sa inyo. Ayun yun niya. Hindi naman ako shooting. Kasi pa rin ang shooting ang impression ko. Set na yung high school for the big ones. Bukan na sana-sana pa rin. Kasi Oh, ganoon pa rin. At madadagdagan na ng konting oras. So, for the record, ano lang tayo, dalawang side event lang tayo for this year. So, tatlo pa rin yung obstacle challenge. Okay. Yung rules sa All-Star Games, may 4 points, may 3 points. Hanggang. Sa naging kaso naman ni Jamie Malonzo o yung mga kinasangkutan niyang pambubugbog sa kanya sa BJC ay nagbigay na rin nga ng saloobin itong si Commissioner Willie Marcial at ayon nga sa kanya ay pinag-aaralan pa nila kung magmumulta o pagmumultahin nila si Jamie Malonzo sa iskandalong kanyang ginawa. Kaya naman pakinggan natin ang panig o ang sinabi ni Commissioner Willie Marcial. Video na nag-circulate online, confirm ba na si Jamie Malonzo yun? Malamang kasi kausap ko siya kanina umaga. Tinanong ko ang mga nangyari. Sabi ni Jamie, wrong miscommunication and it didn't do it well. So, okay. Nag-apologize na. Nag-apologize ako sa iyo. In English, apologize to you, to the league, sa Gilas, sa fans ng Ginebra, sa SBP na humingi siya ng sorry. Alam niyo po kung sino yun yung guy? Hindi, sorry. Sorry, hindi. Hindi ko alam kung kakilala niya, magkasama sila, o doon lang nakilala, o doon lang sila nagpang-abot. Sorry talaga, hindi ko na tinanong kay AJB muna sa mga. Kausap pa naman si SBP President si Mr. Alpanlillo kung ano nangyari, bakit hindi nakalaro si Malonzo. Sabi niya, nung umaga may gastro, tapos tinest nila ng hapon, positive. So siguro yun ang symptoms. Positive yung Sabado. So tinest ulit nila ng Sunday, positive ba daw ulit. So kaya hindi pinaglaro. Kaya hindi nakalaro si Jamie dahil positive sa COVID. Pero ano po yung mga consequences na Ah, tinitingnan pa namin kung maaaras sa iba't ibang cases. So, as of now, wala pa kami pinapataw o wala pa. Hindi pa kami na masyado nag-iimbestiga.